the playmaking Paquito and Kelra on the Zask. The Zask. Nako. Pwede mag-push. Pwede ang pushing lineup. Ang tricky din eh. Yung NXP, yung kanilang composition ay pangpatay. Kung makita mo, Roger, Lunox, Benedetta, gustong sumargo, kumbaga. But yeah, if you're thinking about execution, dami nilang pang-antay-patay. Yeah. Kumbaga, may lipad si Ling, tas may sanib si ano. May gulong. May gulong kasi Jack. Ito pa yun, kaibigang Wolf ha. Yung lineup kasi ng execution bukod dun sa anti-patay. Meron sila ditong mga traps eh. Meron silang traps ni Selena. Meron silang mga Neopets ni Zask. So, kung ikaw yung Jawhead, kung ikaw yung Benedetts, kailangan mag-position ka na. Mahirapan ka sa positioning eh. Ay, tama. Kasi may mga nakaabang sa'yo eh. May mga taga-scout eh. Oo, may scout, may scouters eh. May mga boy scout. So, may mga scout. Ang mahirap kasi dito, kaibigang Wolf, kung ikaw ang NXP, kailangan yung early game mo pa lang, gera na kayo ng, kumbaga, ma-utilize yung mga ultimate nyo. Kasi, again, it's going to be hard to position yourself. Lalo na, Claude ka eh. Kumbaga, pwede ka matrap, pwede ka ma-stun. Mm-hmm. Ang good thing lang, siguro, kung Claude dito ni Renny J sa side ng NXP, yung mga Neopets kasi dito ni kaibigang Zas, pwede niyang gamitin pang Art of Tiberi. Yeah. So, goods pa din. Ang problema lang yung positioning talaga. Kailangan maganda kung ikaw ang NXP. Well, interestingly, si Kelra ay nag-EXP lane. Oo. Tapos gold lane para kay Renjo on this Paquito. At ngayon, ito yung Dalaw, the Dalaw Jutsu. Dalaw Nation. Kung saan yung marksman mo, kung tingin mo ay mahihirapan siya sa first two levels, lalo na lang kay Claude, diba? Ang kailangan mo lang gawin ay hintayin magka-level 2 si Claude, tapos pwede mo nang iwan yan kasi meron na siyang BMI. Tsaka mahirap dito ang kalaban ni Renny J, si Pacquiao. Eh. Sa bagay. Medyo tagilid eh. Lugi talaga. Kumbaga ang Paquito right now, probably one of the strongest side lanes na yes. Hindi mo mabasa, akala mo mapapatay mo na, pero kapag biglang nabuo niya yung stock, biglang magulat ka, buhay pa siya at ikaw pa yung mababurst. So yeah, I think fully aware si Renny J and Yawi Dan. And here we go, yung unang pasok dito ni James. First blood para kay Kelra, pero James will pay for the price. At yun yung bago ngayon sa ML, no? Kung dati, apat na hits yung Torre bago ka mawala. Ngayon, tatlo na lang, yatap ka na. So, kailangan, aware ka din doon, Kaibigang Wolf. Halos, sabihin na natin halos doble yung in-increase ng damage output. So, imagine this, 40% dati, tapos parang 75% na ngayon yung next hit, which is very strong. So, hindi ka talaga pwede mag-tower dive. Plus, the fact na mas kumukunat yung mga heroes under turrets na may energy shield pa. So, kumbaga, kung meron pa nakitang shields doon sa Torre at doon ka nagtago, meron ka plus armor ng kaunti. Yeah. Ngayon nga lang, it's sa Benedetta. Alam na natin, malakas siya pang pang burst damage, yung mga burst physical damage siya. So, James taking full advantage of the weakness of the Zask. Yeah, kailangan pa ni Zask dito. Kailangan pa ni Kelra dito ng kanyang ultimate para kahit papano makapag-dodge balls. Meanwhile, James coming in. Tatamaan siya dito ng pana. At libreng turtle para dito kay Roger Tol, H2O. Maganda nagiging rotation dito ng NXP. Naprotektaan si Renny J sa baba. And nako, binigay na kayawi yung mga action Jackson type ng hero, Kuya Wolf. Mm-hmm. And I can see for NXP, yung konting nudge nila para kay Renny J. Parang okay na eh. This level 5, as of this moment, dahil sa tulong ni Yawi sa una, si H2O, hindi na niya kailangan ng tulong kasi isa siyang Roger. So, napakadali mag-jungle on his side. And overall, NXP, lalong-lalo na yung kill ni James dun sa may top lane. This allows them to have a very good early game ngayon. Yeah. Sa unang 3 minutes sa ating laban, lamang sila ng 1,000 halos. Napakalaki nito. Knowing na nakakuha sila dito ng libreng turtle, tapos libreng Little Wanderer, kaya na ngayon sumugod dito ng Joed, pero papasok muna dito si KLBJ. KLBJ, makakuha ba siya ng isang kill dito? May tusok na pagganap. 1-1 ang mangyayaring exchange. Meanwhile, Renjo is also here. H2O, papasok lang ng kanyang wolf pounce dito, pero mukhang magbaback na din. 1-4-2 in favor of Execration. Wow. Okay, so that is actually a great equalizer coming out from Execration. Nakikita natin lamang na ngayon ng 100 gold si Ling over the Roger. This is because of the 2 kills na nakuha ni KLBJ. Tapos si H2O ay isa lang. Uh-huh. And nagbantay na rin talaga yung gold. But NXP in just a snap ay nakakuha na ng konting lamang din. Especially because Renny J is farming so well. Pwede tayo makapag-expect ng 4-minute na Demon Hunter Sword mula doon kay Renny J. Yeah, napakabilis nito. Especially up against a back siya na kayang-kaya ma-burn. So medyo free reigning si Renny J dito sa kanyang Claude. Meanwhile, Wolf James dito sa side ng NXP trying his best to rotate na naiiwan ngayon si Kelra sa top lane. Mukhang stay lane lang. Ito ang I think kailangan i-utilize ng NXP. Kasi ang Zas, hindi siya yung type ng hero na bibisita eh. Yeah.
kailangan siya yung binibisita. Oh, kailangan siya yung binibaby. Tama. Oh, oh. Well, kaya naman din si James ay may may freedom para pumunta sa mid lane kasi Benedetta, alam natin may sword intent, oh, which allows na madali siyang pumunta sa corner ng part ng mapa. And now NXP, will they actually concede this turtle? Alam nila ngayon na nasa taas pa si James. Kalahati na ang buhay ng turtle ngayon. Tatama pa na dito pero napakagandang ejector mula kay Yawi. Chunk mapulado ngayon. 3K ang buhay ng turtle. Nice knock up para dito. Of course, Greninja. Meanwhile, kukuha ngayon ni KLBJ yung turtle. Kailangan tumakbo ng side ng NXP. Dahil papasok dito, of course, si KLBJ. Nice ejector muli para kay Yawi. Double kill para kay James dito. Ang daming nangyari sa laban. Pero lamang dito ang NXP pagdating sa exchange. Pero nakuha ng execration ang turtle. An eye for an eye, Mr. Wolf. Ang ganda na sa ang ganda ng setup honestly coming out from Renzio. NXP mataas na talaga yung damage output nila. Katulad ng nakita natin coming out from execration, yung kanilang lineup pa hindi pa ganoon kalakas, especially if Kelra was taken out first. Na yung napaka-crucial doon coming out from NXP is the fact na nahuli nila agad si Zask, na alam natin ay mataas yung damage output at may kaunting survivability dahil sa kanyang ultimate na pwede siyang sumani doon sa ulti niya. Pero pag na-burst talaga siya, doon siya mayayari. Speaking of burst, yun lang ang gaganda ng mga ejector dito ni Yawi onto Renjo. Pangalawang beses na yan, Yawi, doon sa kanyang mga bush ejectors. This is a classic jawhead play na ginagawa ngayon ni Yawi para sa side ng NXP, kaibigang Wolf. Ooh, ito naman, yung alley-oop. Yun lang. Oo, alley-oop. Sabi dito ni Chakno, ako din marunong. Pero pasalamat ka, walang stun ng masyado. I mean, walang damage. Walang setup and damage dito ang back siya. Well, meron siyang stun. Yeah. Well, next creation, okay na naman sa kanila yung mga ganito since they're waiting for the items on the link. I think nakukintay sila ng perfect timing. The next turtle is gonna be of great importance para sa parehas ng teams natin dahil doon na magkaroon ng bakbakan. Yeah. Parehas magiging level 10 yung dalawa nating mga cores. And another one! Iba talaga? Iba talaga, men. Kanina kasi hindi magawa ni Yawi yun eh. Yung mga ganong move sa Angela, ay sa Rafaela eh. Ngayon, nagagawa niya yung mga ano eh, yung mga ambush technique. Pangatlong beses na in this game na nahuhuli dito ang side ng execution dun sa mga ejectors ni Yawi. Yep, you can see now the turtle respawning. May, wala nang minus kasi medyo na-tweak yung death timers natin na pag sa late game na talaga sobrang tagal niya. But in the early stages, Kaya pa eh. Natitiis pa. Ngayon talaga mapapatik to kapag nag-death timer ka sa late game. Kayang-kaya. Meanwhile, James dito making plays in the bottom side. Bibait niya dito si KLBJ. Kukuha pa siya dito ng final blow. Alam ngayon ng NXP na nasa baba yung may retribution sa side ng execution. Mukhang libreng turtle to para sa kanila. Igi-keep up lang to ng side ng Exe. Pero maki-counter go si Chango dito. Brilliance out dito si Exorc. Meanwhile, nandito na si Yawi and Renny J connection. Pero pasok ngayon si James doon sa bandang gilid. Hi-atop si Ito Max. Pasok ng Wolf Pounce ngayon si H2O as NXP will take a turtle and will take a life. 12 seconds dead timer para dito kay Ito Max. Makikita na natin yung strength ng ating Claude Pig. Coming out from Renny J. DHS plus Golden Stuff staff, 7 minutes 40 seconds. Sobrang bilis. Naka-average din kasi naman yung Claude and this is the right timing. Pero kasi 2-0 and 4. So 6 out of 8 nandun siya sa mga kills na yun. Totoo ka dyan, Wolf. Binabanggit mo kanina dito na ang way dito ng NXP to get this game is to do pick-offs. At ilang beses na natin nakikita yon. Renny J with 2-0-5 and tignan mo rin yung scoreline ni Yawi dito. 7 assists. Oo. The playmaker ngayon sa side ng NXP. Yes, and we can see na yung mga solo pick-offs lang coming out from James. Yun yung part na hindi kasama dun sa control. But technically speaking, Yawi, pati na rin si Renny J, nandun sila sa halos lahat ng laban, including H2O as well. Oh. With 2-1-5 scoreline. So, every single hero or player coming out from NXP ay nagko-contribute. Lahat may ambag. Lahat talaga may ambag, pare. Meanwhile, KLBJ, papasok ng Blink Force dito. The arrow will miss. Yawi, magpapump dito ng kanyang ejector. Tatama dito, nako, sa Neopets. Nako, napamali ata, pero ang gandang brilliance mula kay Exord. Chakno, tatamaan dito. Of course, ang unstoppable force. Meanwhile, yatap na rin si Kelra. Ooh, oh no, this is looking bad. Para sa side ng execution, H2O. Nako, nangangamoy. Nangangamoy kill. Sabay ultimate dito para kay KLBJ as NXP will still be alive. Execration, tatlo ang nawala sa kanila, Wolf. Yeah. NXP with good survivability coming out from Exhort na bait out yung commitment coming out from Execration. And guess what?
9 minutes pa lang. So talagang maganda, taktong-saktong timing ito into the Lord. Napakaaga. MXP. Nahirapan silang mapatay ng execution. Kumbaga, parang si Ginoong Valdez nag-email talaga kay Bigang Wolf eh. Unti-unti na ba natin nakikita ang Game 3? Tatama dito ang trap ni Ito Max. Sabay Blazing Duet dito para kay Renny J. As si James, again, in the side lanes, in the sidelines. Uy! H2? Uy, pero maasim to ng onte ha, H2. Coming in, merong trap na makukuha dito. Tatamaan si James, meron na... na dodgeball. Na eye for an eye, alam niya eh. Oo. He knows, and NXP... hindi pa sila namamatayan ng kanilang mga cores in the last few minutes. Oh. Yawi might have died, pero ang ganda din ng kanyang ejector play. Really salvaging the fight. Now, NXP, meron silang dalawang cores na online. Meaning to say, yung kanilang Roger ay online. Pati na rin si Rene J. Actually, kahit nga yung Benedetta, maganda na yung farm dito. Overall, NXP are winning the map. There you go. Another initiation mula kay Yawi dito. Kumbaga kasi si Yawi, pwede mo kasing ihalin tulad to sa pagti-TikTok nila, pare. Si Yawi kasi yung pasimuno niyan eh. Pag si Yawi umamba na ng uhong, susunod na diyan sa likod niya si Renny J. Chain reaction na yun. Oo, chain reaction na. Tsaka dito si ano, si H2O. Gigedli na yung dalawang yun. Ganun yung nangyari ngayon with this Johead pick na I think ilang beses na ka-pick off. Tatlong pick off para kay Johead and I think dalawang pick off para dito kay James. Yep. At dahil doon, pupunta tayo sa sinasabi mo na nagkaroon ng farm ang NXP. Ngayon, execution, anong win conditions nila dito, Wolf? Napakahirap bigla. It's gonna be difficult kasi yung kanilang Zask ay hindi na ganun ka-effective. In fact, yung damage output ng NXP ngayon, lalong-lalo na dahil lamang sila ng 11k, kaya nilang patumbahin agad yung Nightmaric Spawn, even yung ultimate coming out from the Zask. Tapos si Ling, ma-awkward siya ngayon kahit sabihin na natin hindi ganun ka-hard CC yung mga nandun sa NXP. Oo. Takot pa rin yan kasi isang ejector play lang, kaya siyang i-burst down. Definitely. This is also because of the items na nakuha ng NXP. And NXP are still feeling the map. There you go. Ibibigay dito ng execution yung bottom side. NXP is owning ngayon sa ating game. Almost 10k gold lead, I think, para dito sa ating game. And yeah, ang daming factors dito na umabot sa ganitong point yung ating laban. The pick-offs. Yeah. And again, yung laning talaga kay Bigang Wolf. So many factors to take into consideration. Una ay yung idea na nag-rotate si Yawi doon sa may bottom lane para tulungan doon si Rene J. And sobrang taas ng value nun kasi imagine mo yung Pakita, di ba, last man bully. Oo. Pero paano mo ibubully yung dalawa? Kahit naman, pag level 1 kayong tatlo, yeah, eh, syempre, lugi yung mag-isa lang. Oo, tsaka ang boxing, 1-on-1 talaga. Sabagay, eh. Hindi naman pwede uunto sa boxing, pag-wrestling lang yun. Eh. Pag-wrestling lang yun, eh. Unfortunately, pag-wrestling ang galawan nila, ano to, nila ni Yawi, Yawi at ni Rene J. Handicap match pala yung nangyari dito sa bottom lane, kaya maganda yung naging farm ni Rene J. And Renjo, honestly, yun talaga dapat eh. No? Pakito talaga dapat ang lamang eh. Kasi kung iisipin mo, Art of Thievery lang dapat ang isang Claude. Mm-hmm. And pwede pa siyang mahuli dito ng Pakito. So with this, napitas pa si Kelra, kaya lamang ang side ng NXP. And again, Wolf, feeling ko, ano to eh, kumbaga kasama sa script eh. Oo. Kumbaga, tumawag na si Ginoong. Tumawag kasi si Ginoong B eh. Sabi ni Ginoong B, prime time ngayon eh. Prime time, kumbaga huling laban ng unang araw. Unang araw, tagal natin nag-break, okay. Tapos sorry nyo lang eh. Parang ganun eh. Sabi ng ejector. NXP, syempre hindi kami papayag, sabi ng NXP. Alam naman namin. Kumbaga, isusulat to eh. Nasa storya ng lahat. Hindi pwedeng 2-0 ang XA versus NXP. Here the place. Pasok dito ng Unstoppable Force. Meanwhile, X-Sword. Pasok na ko, X-Sword. Pag-isali dito, pero may brilliant siya. And dalawa na mawawala sa side ng Execration. At pwede na ata sabihin, Wolf, here we go. This is vintage NXP na kung alam nilang lamang sila, tatapusin nila yung laban ng agad-agad. Hindi pwedeng 2 games lang because we're going all the way. NXP will extend this